I need to raise you. Sa kaarawan ko, akala ko, buong buhay ko, sa'yo'y inalay. Hindi nagdadalawang isip na iwan ang trabaho at profesyon para sa'yo'y di mawalay. Pagmamahal mo sa akin, iyong ibinigay upang di malumbay sa pinili kong buhay. Maraming nagsasabi sa akin na bakit di ka magtrabaho? Bakit di ka mag-apply sa gobyerno? Sabi pa nga ng iba, sayang din naman ang iyong pinag-aralan. Bakit di mo subukan magtrabaho para patahak mo ang sarili mong laban? Tanong pa ng iba, masaya ka ba sa tinatahak mong kaanan? Di lang nila alam na sa aking piniling laban, mas marami akong karanasan at nararanasan. Hirap, puyat, pagod aking pinagdadaanan at patuloy na pinagdadaanan. Saya, lungkot, pagpapala aking patuloy na nilalakaran. Pero alam mo, kung ikukumpara ko ang buhay ko noong ako ay isang empleyado, mas pipiliin ko pa rin ang buhay na ninatahak ko sa mga oras na ito. Dahil hindi nila alam, bagamat tumatahak ako sa hirap at laban ng buhay, alam ko, oo, alam ko namang walang kapantay ang regalong makakamtan sa kabilang buhay. Ako yung taong mahilig sa sorpresa, pero kahit minsan di pa bonggang na sorpresa. Ako yung taong hindi nagahanap ng sobra-sobrang saya at ligaya, sapat na makita ko silang masaya. Pero ako yung taong masaya na pag ako'y naalala. Pero ako din yung tipo ng taong matampuhin pag hindi binigyan talaga. Akala ko hanggang pangarap na lang ito. Akala ko hanggang Facebook na lang ito. Akala ko ako'y magiging isang estranghero sa sarili kong pamumuno. Akala ko wala nang makakaalala sa special na kalawan ko. Akala ko wala nang bagong darating sa buhay ko. Maraming naglalaro sa isipan at imaginasyon ko. Meron kayang sorpresa sa karawan ko? Meron kayang gagawa ng effort para sa akin? Sana kahit simple lang para ligaya at sorpresa nga na maranasan ko naman din. Isa, dalawa, tatlo, hindi lang tatlo, oo, hindi lang 28, hindi lang din 38, kundi higit pa sa 48 ang tawag kong tao. Hindi ba't marami na yun para kahit isa man lang may makaalala sa karawan ko? Na kahit may isa man lang magpasimula ng pagpaplano para sa susorpresa ng hanap ko? 4, 5, 6 na araw na lang ang hinihintay ko para sa araw na mahalaga. Lubusan ako nag-iisip kung meron nga ba talaga. Meron kayang inihandang sorpresa. Hindi ko alam sa likod ng aking mag-iisip-isip, meron na palang mga taong nagpaplano para matupad ang aking iniisip. Ayan na, malapit na talagang hinihintay ng panahon. Dumating ng Biyernes, 2 bago ang karawan ko, wala pa rin akong nalalaman. Eto na! Eto na, gabi na! At muli ko na namang makikita ang mga kabataan. Kami magtitipon para magpuri lamang sa kanyang kadakilaan. Walang kaalam-alam, nagpatuloy ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos na lumikha ng buong salibutan. Ayaw mabuksan. Eto na, kailangan ng hati-hatiin ang grupo upang makapagbigay ng komento sa napanood nilang video. Bilangan na, ngunit ako ay biglang nagulat dahil sa aking mga mata ay biglang namulat. Sa pagpasok ng mga pagkain at pagbati, hindi ko naman isinulat. Kahit na sa aking imaginasyon, hindi inaakalang magbibigyang kulay ang aking mga pangarap. Dahil sa dami ng aking paghihirap, ngayon ko lang masasabing espesyal na ako sa kanilang buhay dahil aking pangarap na bigyang katuparan at kaganapan.
sa hindi inaakalang oras at panahon, sa hindi inaasahang pagkakataon, at sa hindi plinanong pagtitipon, natupad ang mundi kong dasal sa Panginoon. Ang dasal na madamakong importante ako, na madamakong mahalaga ako, na madamakong pinag-e-effortan ako, at digit sa lahat na madamakong espesyal ako. Akala ko doon na lang magtatapos ang lahat, ngunit hindi pa pala. Akala ko nitong gabi na lang ang sayang na darama, ngunit hindi pala. Akala ko ito na lang ang mga regalo matatanggap ko, pero mali pala. Akala ko tapos na ang pinakamaligayang araw sa buhay ko, ngunit hindi pala. Eto na, Linggo na, araw ng muling pagtitipon-tipon para purihin at sambahin ang Panginoon. Hindi ko alam na may nakaandang malaking pasabog at pagbati pala doon. Pagpasok ko, laking gulat ko at may instrumento pang kasama ang handog ng paghandog ng awitin sa akin doon. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Yan ang awiting sinigaw at binigyang sayo Manila para sa akin. Laking gulat ko na naman dahil daming bumati sa akin. Sabay abot pa ng kanilang mga regalo para sa akin. Walang tigil na pagbati at walang tigil na ngiti ang aking natanggap mula sa mga nagmamahal sa akin. Higit pa sa aking hiling ang aking natanggap. At akala ko hanggang doon na lang ang kanilang pagyakap. Ayan na, malapit na matapos si Pastora sa kanyang pagtuturo ng salita ng Diyos at kakain na kami pamilya sa labas para i-celebrate ang aking espesyal na araw ang lubos. Ngunit hindi pa pala ulit doon nagtatapos. May mga nakahandang sorpresa pa pala sa aking bago magtapos. Mga bata, kabataan at ang maging buong kongregrasyon, may naihanda pala para sa akin ngayon. Mga sorpresa walang katapusan, mga regalong walang hangganan, mensaheng punong-puno ng pagmamahalan, mga higpit ng yakapan at ang inihanda para sa akin lamang. Walang salitang pwede kong magamit para ipahiwatig ang sayang nararamdaman. Sa buong buhay ko, ngayon ko lamang naranasan. Kaya hayaan nyo ako sa munting pagkakataon na to, sa munting oras ngayon, makapagbigay ako ng pasasalamat sa inyo para sa mga handog na ibinigay ninyo, para sa mga oras at panahong iginugol ninyo, sa paghanda ng mga sorpresang galing sa puso ninyo. Ihanda ang tenga sa mga katagang sasabihin ko sa inyo. Dahil pinagtunan ko ng oras ang paggawa ko nito, gaya ng pagtuon nyo sa mga sorpresang natanggap ko. Hayaan ninyo sa mga pagkakataong ito, ako naman ang magbigay mensahe para sa inyo. Mensahe punong-puno ng pagmamahal at pasasalamat dahil kung hindi dahil sa inyo, ang kaarawan ko ay hindi magiging posible at ang mga handaan at mga kainan ay hindi mapangyayari. Hindi man ako magaling gumawa ng tula, pero ibibigay ko lahat ng nalalaman ko para kayo'y matuwa. Ito na ang mensaheng galing sa aking puso. Pakinggan ninyo ito at malaman ninyo ang laman nito. Salamat. Walang hanggang pasasalamat ang sa inyo'y ibibigay. Salamat sa pagbati ninyo. Salamat sa mga oras na ginukol ninyo. Salamat sa mga regalong handog ninyo, mapamaterial, physical, spiritual at financial man ito. Salamat sa mga mensaheng galing sa puso ninyo. Salamat sa mga pagkain inihain ninyo. Salamat sa mga bulaklak na ibinigay ninyo. Salamat sa mga munting sulat na iginuhit ninyo. Salamat sa mga cake na binili at pinagawa pa ninyo. Salamat sa mga effort ninyo. Salamat maging sa mga sakripisyong ibinuhos ninyo. Salamat sa mga deklarasyon ninyo. Salamat sa mga presentations ninyo. Salamat sa mga pagpaplano nito. Salamat sa pakikisa at pagsangayon ninyo sa sorpresa ito. Salamat sa mga pabaluns ninyo. Salamat sa mga kaibigan ko. Salamat sa mga kayang professionals ko. Salamat sa mga kayaksi ko. Salamat sa co-workers ko.
Salamat po sa lahat ng elders sa church na ito. Salamat sa mga batang naghandog ng awitin para lang mapasaya ako. Salamat sa buong kongregasyon na nagbigay suporta sa lahat ng programa ng kaarawan ko. Salamat sa mga nagluto sa bahay-bahay nila para lang magbusog ako. Salamat sa mga bumati sa akin sa Facebook ko at sa mga messenger ko, sa mga tumawag sa akin at mga nag-text na din. Salamat sa kapatid kong sinusog ko. Walang ibang inisip kundi mapasaya at maging espesyal ang kaarawan ko. Salamat, Pastora Marlene at Pastor Ben, sa laging paggabay sa mga desisyon ko sa buhay ko. Salamat sa mga magulang ko walang sawa sa pagbibigay payo, suporta at higit sa lahat kalinga sa buhay ko. Na kahit minsan, or should I say, madalas imatsura ko, pinagtsatsagaan, pinagtitiisan at iniintindi pa rin nila ako. Sa aking nanay at tatay, higit sa lahat, sa iyo, Mamalin, na hindi nagalinlangan, ako'y dalhin. Oo, dalhin ako sa kanyang sinabukunan ng siyam na buwan. Upang ako'y alagaan, hagkan, yakapin at kalingain. Kahit na sarili niyang kagustuhan, di binigyang alaga. Upang unahin, ako'y mabigyang alaga. Isinakripisyo kanyang mga pangarap upang pagkatawad ng Diyos kanyang mayakap. Wala akong kayang ibigay sa iyo, Ina. At hindi ko kayang pangako ibitawan na. Pero hayaan mo akong pasalamatan ka. Oo, pasasalamatan ka sa mga oras na ika'y napagod, napuyat, at nagsakripisyo pa. Nagdala ng mga pasanin, dumaan sa mga problema. Mga naranasan mong kabigatan at kalungkutan sa mga pagtuturo at pagpapayo, sa mga pagtutuwid mo at sa walang sawang pag-ayos ng buhay ko. Higit sa lahat, sa walang sawang pananalangin para matupad ang mga hiling at pangarap ko. Salamat higit sa lahat sa Diyos na lumikha sa akin para mananasan ko ang mga bagay na ito. Salamat dahil binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong maranasan ko ang lahat ng ito. 24, 25, 26, ngayon ako'y 27 na. Ang buhay ko'y napuno ng saya. Akala ko ako'y nag-iisa. Akala ko ako'y tuluyang iniwan na. Ngunit mali pala ang aking akala. Sa aking paglaki, paglagi sa mundong ito, sa tanan ng buhay ko, sorpresa ang nais ko, nakamtan ko din dahil sa inyo. Kaya ito ang gusto kong iwan sa inyo. Mula sa aking puso, maraming salamat po.